Hello, hello mga kabarya. Meron tayong barya ngayon. At ito ay ang mga flora and fauna series. Meron tayo dito. Dalawang piso, piso at saka salapi. Or 50 centavos, 50 centimo, 50 centimo. Yan. So yan siya guys, tatlo. At binigay lang ito sa atin. At ito ang natanggap natin ngayon. Ngayong umaga. Yung iba hindi na maganda. Yung iba pwede pa. Karamihan dito ano eh. 50 centimo, 50 centavos. So yan siya guys, marami itong 50 centavos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8, 14 pieces, oh 14, that is 7 pesos, piso, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pesos. 7 pesos siya guys. At ito namang 2 pesos, bali dalawa, so 4 pesos. So may 11 na tayo. At piso, that is 12 pesos lahat. So pero sa ngayon 12 pesos mo, wala nang mabili. Useless na. Pambili mo na lang ng candy o suka. Minsan mahal pa. So yan, tingnan natin guys. Unahin natin itong marami. Itong 50 centimo, Republika ng Pilipinas, Marcelo del Pilar, 1984. Tingnan natin ang value naman ito. Yung 1984, merong halaga na 9 pesos hanggang 61 pesos. So mataas-taas rin itong value nito. Itabi ko to, mataas ang value nito, 1984, 61 pesos. Itabi ko yan. Next, 1986, ganoon din siya guys, mataas rito ang value. Meron itong value na 5 pesos at 61 pesos. So, itabi ko ito. Next, 1984, yan, mataas ang value nito. Yan, susunod, ito maganda, 1984 din, ang dami. Ang 1984 pala guys ay merong 121,408,000 pieces, so marami. Ito na naman o 1984, so itabi natin yan. Next, 1985 merong 107,048,000. Bakit mahilig to sa 4 at 8 itong taga Bangko Sentral? Speaking, bago na yata ang gobernador ng Bangko Sentral o tagapamahala o secretary o whatever dyan, yung leader ng mga sindikato dyan sa Bangko Sentral. Bago na ngayon. Hindi na si Jokno, no? Iwan ko si Nona. So 1985 guys, meron itong 107,048,000 at meron itong value na 4 pesos hanggang 30 pesos. So itabi natin yan. Magkakasunod na, meron na tayong tatlo. 84, 85, 86. Next, yun, nice, 1983. Yung 1983 pala guys ay merong tatlong klase o type. Yung isang
Yung isang type ng 1983 ay yung regular stripe na mayroong 27 million, kunti lang guys, ha, 644,000, at merong value na 9 pesos hanggang 70 pesos, mataas rin ito. Tapos yung pangalawa ay yung proof, kunti lang, 750 pieces yung proof na yon. So kung 750, mahal yan, ah, mga 20,000 o 30,000 ang isa nun. Kasi 750 lang, makakinain na naman ang nagtatrabaho dyan sa Bangko Sentral. Yan ang style nila. Sila-sila lang dyan yung ano, kumukuha, gumagamit, o nagtatabi, saka ibenta rin na sa tao, o ipasikat nila, ipagyabang nila na meron sila. Yan, dyan, dyan sa Bangko Sentral. Totoo yan. Etong proof ay 750 pieces lang. So, napakamahal yan. Libo-libo ang value niyan. The next, yung error na Pitico Baga. Pero yung original ay Pitico Paga yata. Yan, ito. Ito yung 1983. Kasi yung isa ay yung error. Instead na letter P, naging B. So, yun ang error, Pitico Baga. Meron tayo niyan dito, 1983. Hindi ko na lang muna saan na. So, next ay 1989. Mataas rin ang value nito, guys. From 9 pesos to 64 pesos. So, sa ngayon, 1983 at 1989 yung may mataas na halaga. Ito ay 9 pesos to 64 pesos. Next, 1986. Yan, 1986. 5 pesos to 61 pesos ang value. Next, bago pa to kaso na ano lang, 1983. Ano ito? Ito yan, error siya, guys. Ito yung may error. Yan, B, letter B siya, guys. Pitico Baga. 1983. Habang ito naman, pakita natin sa inyo, ay Pitico Paga P. Ito naman ay B. So error ito, guys. Ito yung error. Ang value nito ay mataas, very fine at extra fine pa lang ay meron ng value na 67 pesos. So kung i-times mo yun into 3 pa, so 67 yun, 120. So mga 250 pesos yung error. So dalawang klase ito. Next, 1985, meron na tayo nito. Next, 1983, meron na tayo nito. Tingnan natin kung error ito o regular strike. Regular strike, Pitico Paga. Next, 1985 ulit. Pitico Paga. Common ito, 1985. Next, 1986, meron na tayo nito. At 1985, meron na tayo. So, meron pa tayong kulang. Meron na tayo ditong 1983 error at saka yung hindi error, 1984, 1985, 1986 at saka 1989. So wala tayo 1987, 88 at saka 1990. Yung pinakamahal dito, guys, o mahirap mahanap ay 1987, kasi 5% lang siya. Kahit itong ano,
1988, 9% lang siya. At 1990, tatlo pang kulang ko. 87, 88, at saka 1990. Yan. Tapos, meron tayo ditong 2 piso na niyog. 1983 at saka 1984. Ang value ng 1983 na niyog ay 5 pesos to 140 pesos. 1983, 5 pesos to 140 pesos, mataas din to. Then 1984 ay may value na 11 pesos hanggang 61 pesos. Mataas na lahat ng value, tumaas na yan ito, ah. Tumaas na lahat ng mga ito, mga flora and fauna series. Then last ay ang FAO, Food and Agriculture Organization. FAO, member ng FAO ito guys, kasi sa food to, so nag-araro siya sa rice, so sa food, under sa food and agriculture to organization. Ito yung 1990, ginawa ito mula noong 1983 hanggang 1990. So mataas rin ang value nito ng 1990, meron itong value na 15 pesos hanggang 68 pesos. Yung pinakamahal ay 1989, 120 pesos. Ang mahirap mahanap ay ang fruit. Tapos ang 1986 at 1987. Yung common ay ito, 1990, 89, 88. Yan, mga common. So yan lang guys, at maraming salamat sa panonood. At huwag kalimutan, please comment, subscribe. Maraming salamat, thank you, at bye-bye. Subscribe guys, subscribe.